Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. It's me, Andy. And for today's video, ang pag-uusapan naman natin is kung paano kayo magkakaroon ng PPI savings account with just one valid ID. So without further ado, let's get started. Hi guys! Ang ikikwento ko lang sa inyo kung bakit ako nagkaroon ng PPI savings account gamit lang yung one valid ID. Kasi before, nag-try ako sa mobile app, yung sa BPI mobile app nila, na mag-open up ng account. Tapos, syempre, gamit ko dun yung email ad, tapos yung contact number ko, na ginagamit ko talaga. Tapos, hindi ko nalagyan ng initial deposit sa loob ng 7 days, kasi dapat malagyan mo siya ng initial 3,000 minimum deposit nila yon. Tapos, hindi ko siya nalagyan ng laman. And then, parang nag-hold yung account ko doon sa mobile app. Then, pumunta na ako doon sa BPI na malapit sa work ko. And then, nag-asa ko kung paano yung gagawin kasi gusto kong mag-try na magkaroon ng savings account sa kanila, sa BPI. Tapos, ang sabi nung customer service is, gagawa na lang daw nila ako ng panibagong account. So, i-delete nila yung na-register ko sa mobile app. Tapos, inayos nila yon lahat. And then, hiningian lang ako ng one valid ID. Tapos, pinapirma nila ako dun sa form. Pagkatapos kong magpirma dun sa form, syempre, sinagutan ko lahat ng tanong dun. And then, pinicturean nila ako. Pagkatapos nila akong picturean, pinalidate nila yung account. Tapos, trinay na i-link doon sa online account, sa online banking nila, para nga itatry nila makita kung na-delete na nila yung una kong gawa kasi syong-syong ako noon time na yon. Tapos ayun, minimum maintaining balance nila is 3,000 pesos, hindi kagaya ng ibang bank na walang maintaining balance. Tapos kailangan average daily balance mo is 3,000 pesos din. So, medyo masakit kung halimbawa mo nagipit ka tapos withdrawin mo yung yung maintaining balance mo na 3,000 and then hindi mo siya mabubuo sa loob ng isang araw. Kasi, mababawasan ka pa ng 300 up to 500 pesos yata kapag ginalaw mo yung maintaining balance mo. So, yun lang yung medyo cons dun sa part na yun. Kasi nasanay kasi ako doon sa Union Bank na wala talagang maintaining balance na annual. Ang binabayaran ko lang sa kanila is 500 para sa CEBGO, yung ka-tie-up ng Cebu Pacific. Tapos 300 pesos doon sa personal savings account, yun yung orange na ATM. Kung di kayo familiar, you can watch my previous video tungkol sa Union Bank. Tapos, ang regular savings pala nila, initial deposit nila is 3,000 pesos. At ayun nga, minimum monthly, average daily balance is 3,000 pesos. Kung nag-fall off ka doon, o nag-fall out ka ng 3,000 pesos, charge ka nila ng 300 pesos. Tapos, yung daily balance to earn interest is 5,000 pesos. At ang interest rate naman nila is 0.06% per annum. So, kada isang buong taon, dapat meron kang 5,000 pesos and up para maka-earn ka ng interest nila na 0.6. At pagkatapos nga nun, after na nung na-validate na nila yung account ko, na ayos na, pinabalik nila ako after 3 days para makuha yung ATM card. So, ganito yung itsura ng ATM card. Ito yung dito. Tapos, niregister pa nila ito eh. Ewan ko kung anong ginawa nila dito. So, ganito yung itsura niya. Pag binuksan, ito lang. So, ganito yung itsura niya. Tapos, dito nakadikit yung card. Diyan. Tapos, ito yung itsura ng card. Ganito. Ayan. Mastercard siya. Na kulay pula tapos. Debit card. Ayan. Ganun yung itsura niya. Tapos, ang nakasulat dito sa papel is maximum daily purchase amount is 100,000 pesos. Maximum daily
withdrawal amount is 20,000 pesos. Sa iba kasi pwede 50,000. Tapos sa kanila 20,000 lang sa regular savings. Tapos syempre pwede mo din magamit sa online shopping, order food online, subscribe to streaming sites, shop and pay instant, and then get cash instantly sa mga ATM machine. So, ayun lang. Kung meron akong hindi nabanggit pala, pwede kayo mag-comment sa comment section sa baba. Sasagutin natin yan. At, ito pa pala yung share ko sa inyo, guys. Napakabilis lang ng pag-process nila kung pupuntahan nyo sila personally kesa sa mobile banking. Pero kung mas prepare nyo na mag-mobile app, mas okay din nyo kung ayaw nyo ma-expose sa labas. Pero kung katulad nyo naman ako na ang daming ganap sa buhay na mali-mali, puntahan nyo na lang yung branch na malapit sa inyo. Kasi wala pang 30 minutes, tapos na agad talaga. As in, naayos na nila lahat. Pabalikan nyo na lang after 3 days yung card. And then, yung pala, nung nag-deposit na sila ng 3,000 pesos sa account ko, minimum initial nga nila yun, diba? Trinay kong tingnan after kung makuha yung card. Syempre, kung nandun nga talaga yung 3,000 pesos. At yung nakalagay lang doon is 2,500 pesos. Tapos, tinanong ko yung customer service na sabi ko, bakit po nawawala yung 500 pesos? Saan po napunta? Pero dun nakalagay sa current is buo pa siyang 3,000 pesos. So, ang sabi naman ni customer service sa akin is naka-hold lang daw yung 500 pesos for account security para daw hindi agad malapse yung account ko just in case na mabawasan yung minimum maintaining balance nga na 3,000 pesos. So, ayun lang. Bumalik naman after 1 month, bumalik yung 500 sa account ko. So, in case na ma-charge kayo ng, in case na mawalan kayo ng 500, pero pag-check nyo naman sa current balance is nandun pa rin yung 500, huwag kayong mag-alala kasi naka-hold lang yun at babalik yun sa inyo after 1 month. So, ayun lang guys, ang share ko for this video. At kung meron pa kayo ibang tanong, pwede kayo mag-comment sa comment section. Sasagutin ko yan kapag nabasa ko. Okay? Thank you so much for watching. Hope you like this video and give it a thumbs up and subscribe to the subscribe button dyan sa baba. Thank you so much for watching. Bye!